What's up guys? Ito na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, Jenny Gustin Silvestrella. And welcome to my channel! Hi guys! Isa namang masarap na recipe ang gagawin natin ngayong araw na ito. Pero bago yan, mag-unbox muna tayo. Ayun na nga, kahapon dumating na itong aking pinakaintay na induction cooker. Tamang-tama dahil ang taas na nga po ng gasol ngayon. Pero pagdating naman sa electric bill, parang parehas pa rin naman kasi pinagsasalitan ko silang gamitin. Gusto niyo ba ng Meralco reveal? Sa ibang vlog yun guys. In fairness, mas maganda siyang gamitin, mas madali at mas mura kaysa dun sa mga nauna kong induction cooker. At mas tahimik siya, so tamang-tama para sa aking vlog. Na in love ako sa kanya. Ito na nga, nilabas ko na ang pechay ko, pechay Baguio. Alam niyo ba guys, sinatawag din niyang Napa cabbage or Chinese cabbage. Kaya naman dun sa mga nagsasabi sa vlog ko, trending ngayon yun guys. Panoorin niyo po yung isa nating recipe sa famous cabbage na kalagay. Pero yan din yung ginamit ko. Sabi nila hindi daw po iyan cabbage. Pechay Baguio nga daw. Pamilya din ng cabbage yan guys. Kaya nga Chinese cabbage or Napa cabbage. Kaya huwag nyo na po akong awayin. Love lang po tayo. Kasi at the end of the day, pagkain pa rin naman yan at biyaya iyan. O diba ang dami kong drama. Tignan nyo, ang cute ng kanyang mga ilaw. Parang mga apoy. Yan po yung kanyang low to high heat indicator. At ayun na nga, magpapakulo na ako ng tubig. Siyempre pa yung cabbage natin kanina ay hinugasan natin mabuti bago natin pakuluan. Sa pagpapakulo, ibablunch lang natin yan guys. Mga 1 minute to 2 minutes. So okay kung lalagyan nyo ng asin yung tubig. Saglitan lang po, huwag niyong papakuloan ng matagal dahil magluluray-luray yan. Ayaw natin yan. And syempre, comment down below kung anong ulam mo ngayon at kung tagasan ka para ikaw naman ang ma-shoutout ko sa susunod. At habang pinapalamig natin yan, ihanda muna natin yung iba pang mga sangkap. Chop-chop-chopin natin ang pinong-pino ang ating mga sangkap. Sibuyas na hiniwa ko lamang quarterly, o diba sabi ko, chop-chop-chopin natin ang pinong-pino. Gagamit po kasi ako mamaya ng multipurpose stick, makikita nyo po mamaya. Gagamit din po tayo ng bawang, mga 5 butil. Kung gusto nyo mas marami pang bawang para mas masarap, pwedeng-pwede kayong magdagdag. Yung kompletong mga sangkap ay pinupost ko at the end of every video o kaya naman isa, description box below. Siyempre, binilatan ko lang at hiniwa-hiwa ko na din. Naghabol na rin ako ng isang maliit na sibuyas na pula para mas malasa, pero actually natira na yan eh, kaya gagamitin ko na. Maglalagay din ako ng mga 4 na pirasong crab sticks para hindi naman ma-expire dahil matagal na yan sa ref. Pero optional lang yan guys. Ito nga po ang aking multipurpose stick. Multipurpose dahil pwede siyang pang blender, food processor, at pwede ding hand mixer, o diba? Ang tagal ko na tong gamit guys, ang tibay-tibay niya. Mas matibay pa sa relasyon nyo ng ex mo. Charot. Maghihiwalay lang ako ng sibuyas at bawang para panggisa. Pagkatapos lalagay ko na yung crab sticks at pipinuhin ko ulit. Ayun na nga, sobrang dali lang po niyang gamitin. Ihulog mo lang lahat ng mga sangkap. Pagkatapos pwede mong i-pause-pause para hindi ganun kapino. Pwede din namang dire-diretso para pinong-pino. Nilagay ko na nga po lahat sa bowl at lalagyan ko din po ng ground meat. Pwede po kayong gumamit ng chicken, pork at iba pa. Maglalagay din pala ako ng ginger pero dahil napanis na lahat ng ginger namin, gagamit na lang ako nitong ginger paste. Maglalagay din ako ng mga pampalasa, pepper, salt, konting sugar, at fish sauce or patis. Yan, gamit ko yung Thai fish sauce ng Jufran Bikinaman. Maglalagay din po ako ng cumin powder, pero optional yan guys. Kung wala kayo, huwag kayong maglagay. Konting oyster sauce. Kung allergic kayo sa oyster sauce, pwedeng toyo na lang. Hinalo ko ng mabuti. Kung mapapansin nyo guys, sa umpisa, hiwa-hiwalay pa yan. Pero kakahalo nyo na hindi naman ganun katagal, eh magdidikit-dikit din yan. Kahit hindi ako naglagay ng itlog o ng harina o ng breadcrumbs. Ito na nga, kahit butas-butas pa yan, magagamit pa natin yan. Parang ipaborito mong damit, diba? Iunot mo lang mabuti pagkatapos lagyan mo ng feeling sa gitna. Wow, sana lahat may feelings. Binilot ko lamang na parang nagbibilot ako ng lumpia. Kusa na po siyang sumasara dahil masa-masa pa siya. Ayun na nga, paulit-ulit lang natin gagawin hanggang sa maubos ang ating feelings at cabbage. Pechay Baguio Chinese cabbage or Napa cabbage. Again, iunat nyo lamang yung pechay para mas ma-maximize nyo yung kanyang laki. Pagkatapos, lagyan nyo ng fillings at i-roll na parang nagbabalot kayo ng lumpia. Ginamit ko lang yung same kawali natin kanina pagkatapos maglalagay ako ng cooking oil. Konti lamang po, tapos magigisa na ako ng bawang at sibuyas na hiniwalay ko kanina. Maghiwa din kayo ng ginger pero dahil wala nga ako, gagamitin ko tong ginger paste. Maglalagay din ako. Hinalo ko lamang pagkatapos maglalagay na ako ng mga pampalasa para nabibuild up na yung lasa ng bawat sangkap. Asin at paminta, konting asukal. Maglalagay din ako ng konting tubig. Pagkatapos, maglalagay din ako ng pork cubes. Kung meron kayong shrimp, fish, chicken, beef, pwede yan.
At i-assemble ko na nga yung ating mga binilot na cabbage dito sa ating pan. At meron ako ditong isang lata ng coconut cream. At dahil hindi ako naggata nito, kaya wala akong una at ikalawang gata. Kaya naman ibubuhos ko na siyang lahat dito sa aking kawali. Pagkatapos, lalakasan ko yung apoy mga medium-high heat hanggang sa kumulo. At pag kumulo na nga, ihinaan ko yung apoy. At patuloy ko lamang lulutuin hanggang sa ma-reduce yung sauce. Ayan, tatakpan ko na sana pero nakalimutan ko, maglalagay na rin ako ng pampalasa. Pero paunti-unti lang dahil mamaya pwede ko naman siyang i-adjust. Sabi nga diba, mas okay yung kaunti dahil ma-adjust mo pa naman siya later. Kaysa naman pag madami, hindi mo na mababawi. Naglagay na rin ako ng sili pero hindi ko hiniwa-hiwa dahil natakot ako na baka umanghang siya. Ito na nga guys, excited na akong tikman pero dahil nga ini-edit ko na lamang to, natikman ko na yan at napakasarap. Kaya naman parang gusto kong lutuin ulit. Taob po yung sabaw dahil sa pamilya namin mahilig kami sa sabaw. Ayun na nga, nagustuhan namin lahat. Kaya naman, i-try nyo na po ito at lutuin. Masarap po siyang lunch, pang dinner. Pwede nyo lang naman breakfast. Ito na nga po ang ating pechay bagyo in coconut in coconut cream. Subscribe na din kayo guys sa aking second YouTube channel, Jane Agustin Silvestres Life Vlog. Siyempre, ang content is all about my life. Empty house tour update, unboxing and review ng mga PR packages. Kung meron tayong mga pag-giveaways, pa-raffles, and pa-prizes, doon natin i-upload. Kung may mga questions kayo about sa vlogging, ano yung aking mga editor, ayon, kahit ano, anything under the sun. Follow na rin kayo sa aking mga social media accounts, lalong-lalo na sa aking Instagram kung gusto nyo ng advance update sa aking buhay o sa aking mga niluluto. Follow nyo na rin po ako sa aking Facebook page, meron na po tayo dyan 102,000 plus followers. At meron din po tayong bago, Mrs. Jazz Best Budol. Hindi ko pa kabisado, tama ba yung sinabi ko? Basta yan, nagsishare po ako ng aking mga gamit sa kusina, mga damit, pampaganda, etc. na mga mura at best quality. Shoutout po sa aking sister na si Jasmine Santos Agustin. Subscribe na kayo guys sa kanyang YouTube channel na talaga namang nakaka-enjoy at nakaka-aliw. Shoutout po kay Uruga Irene. So far, sa lahat na na-try ko ng recipe ng banana cake, sa inyo po yung nagustuhan ng family ko. Binawasan ko lang po ng sweetness. Salamat po for sharing. Yes, gaya po ng lagi nating sinasabi, pwede nyo pong i-adjust ang tamis. Pwedeng mas matamis or pwedeng bawasan. Shoutout po kay Miss Meli Recaña. Galing naman, proud of you ma'am. Pa-shoutout po from North Caloocan. Shoutout po kay Jasmine De La Cruz. Salamat po sa recipe pag-uwi ko sa Pinas. Gagawin ko to para sa mga pamangkin ko. Yon. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po inyong nagustuhan ng ating vlog for today. Please don't forget to like and share this video. Kita-kits ulit sa susunod. Stay safe and God bless us all. Bye!